Narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Hali po, ang kapustang bahay na kapustigan Malano. Eki Andre, Eki Dionce. At dahil Biyernes po ngayon, kasahapon natin, ang isa mga pinamagandang, makakulang sa baratang lupa, at ang anik lang, kasi dapat TikTok, diba? Kapayo na ako. So ayun na nga po. Yes, maganda, maganda, maganda po kayong lahat ngayong araw ng Friday. Mangko Friday ulit. At syempre, sa DWIZ Tambayan, like, share and share. Pati mamayang gabi. Kasi, oh, nga pala. Yes, it's Mangko Friday, di ba? So meron na naman akong live. Ano oras yan? 11. 11. Ay, ang maganda dito kasi, bubunutan ko ng tarot. Tarot cards. Yes. Kasi dati isa lang, kay Bongo. Eh, di ba kahapon meron siya ipinahayag? Si Senator Go na alam mo, pagka-dramatic eh, di ba? dramatic ang kanyang sinabi. So tingnan natin kung ano ang mga mababasa natin sa mga baraha. Walong baraha ulit yun. Walong klase ng baraha. Ang dami talaga. Oo. Tapos yung mga vice presidential, mas mga tigis sa isa na lang. Kasi sigurado matahay ko sino eh. Totoo naman talaga. Di ba? Si Sarah naman talaga yan. Dahil kahit anong gawin nila, talagang tumataginting, nangunguna talaga siya. Okay, 29 days na lang, Kuya Winner, bago mag Pasko. Yes, Gcash is not key. Yes. Yes, and you know the address of the office. Yes. Ay, hindi. Mas maganda yung Gcash. Para magamit natin, magpa-order tayo, delivery. Di ba? Siyempre, share natin ang blessings kay Kuya Mamas Winner. Mamas ko po. Yes. Pati si Ate Hiyas. Hindi, okay na yan. Ayaw na naman. Oy, ayun. Maganda ang magiging ano. Oy, mga kabungangan Knicksters, mga tambayers at katabay. Oy, sa mga American Knicksters natin. Oh, nga pala. It's Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Yay. O, di naman tayo makarelate. Kasi wala naman tayo dapat ipagpasalamat. Saan tayo makarelate? Saan? Uwihan niyo kami ng pabo dito. Oh, correct. Tama. Uy, ayan na. Nagbabalik ang ating special VIP guest. Ay. Yes, mga katambay-tambayers at mga kabunganga Knicksters. Ating malugod na pinakikilalang muli sa inyo ang ating VIP guest ngayon dahil part 2 ng ating topic. Walang iba kundi si Babe Papa Rico Ronio. Bati ka na. Mga katambayan, mga kabunganga, mga Knicksters, mga Knicksters. Hello Dion, nice to see you again. Hi. After many, many high years. Oo nga eh, namiss kita eh. Kumusta ka na? Wow! Ay, namiss ka raw. Hi! Sikip. Parang ang sikip. Masikip naman talaga. Oo. At pagsensyal mo na kasi wala, syempre, very important ang ating co-host ngayon. Syempre, siya umaalimpuyong. Umaalimpuyong. Nakagandahan at katinuan dito sa DWIZ. Yes. O, Papa Rico, kumusta na? Syempre, maraming ano, naghahangad ng part 2. Kumusta na? Ready ka ba? Ayos, medyo... Ready naman, medyo napipressure konti kasi marami kasi nag-request. Ganito pala ang feeling, maraming nag-request. Kaya ayoko maging feeling. Oo, maraming talaga nagre-request. At ang ating magiging paksa ngayon, tungkol sa Philippine art naman, at saka protest art. Yung rebellious art, di ba, na pinag-usapan natin last time. Siyempre, bahagi ito ng art therapy na ang sabi nga natin, last Friday, sabi nga ni Papa Rick, na it's an expression, di ba? It's an expression and it can be crazy. Yan ang kanyang sinabi. Be crazy during this pandemic para makatulong sa mga nararamdaman natin, hindi lamang mga sakit, kung hindi maging ang ating pananaw sa buhay, lalo na, let's say, nawalan tayo ng mga mahal natin sa buhay, o kaya nagkakaroon tayo ng problema, yung stress, makatutulong ang art. At sabi nga ni Papa Rick, maraming klase ng art, di ba? So, siguro Papa Rick, simulan natin, ano ba ang Philippine art? Ayan. Of course,
ang definition ng Philippine art, it comprises traditional arts like oral traditions, visual, literary, kahit na yung mga weaving, mga crafting natin, yung mga carving. So yun yung siya ang doon nabibilong yung Philippine art. Anything that is made by Filipinos and done in the Philippines is considered as Philippine art. Yes, tama yan. In fact nga, ang National Commission for Culture and the Arts, NCCA, okay, ay hinati ang Philippine art or sining ng Pilipinas sa dalawang uri. Oo, ang isa is yung tinatawag na traditional at yung isa naman ay yung tinatawag na non-traditional. So siguro, para lang maliwanagan yung mga nakikinig sa atin, kasi nga maraming klase ng art, di ba? Ang na-expose lang tayo yung fine art na alam natin, yung mga painting sa mga museums, ganyan, di ba? Pero sinabi nga natin, mas malawak dyan ang sining. At lalo pang malawak sa kagaya ng bansa natin, Pilipinas, dahil meron tayong traditional arts. Yes. Ano ba masasabi mo, Dionce, sa mga traditional arts na yan? Anong example? Bigay ka nga, ano sa tingin mo? Traditional arts? Parang lawak masyado, pero... Dancing is part of Yes, dancing. Art, yes. Dancing, diba? Yung kailangan hindi lang sing, kailangan sing and dance. Ay hindi, iba yun! Iba ba yun? Sorry ah. Ay, iba ba yun? Tradition natin yun. Ay, tradition natin. Ay, traditional pa rin. Tradition sa dilim. Yes, sabi ni Nico, ano nga? Tradition sa dilim. Ayun, tama. Tradition sa dilim. Ayun. Yes, kasama rin yan sa art. Aba, gumiling-giling ko sa dilim, manghirap rin kaya. Hindi, di ba sabi nga nila, ang mga Japanese daw talaga, everything they do is for them, is art. Oo. So you have to make it beautiful. Oo, kaya para sa atin, di ba, alam mo naman ang motto ni Beyonce dito. Peace, prosperity, and love for all mankind. Oh. Oh, diba? Kasi syempre yung prosperity, yun yung para sa mga ano share sa traditional dancers. Okay. Alam ko naman, come young citizens of the world. Yes. Para iba na naman. Para iba rin yan. Come. Gusto ko rin yan. Gusto ko rin yan. Bahagi pala. Kasama na si Papa Rick dyan. Sabagay, alam mo ba, Papa Rick? Ang dami na naman mga inaanak nito si Dionce. Oo, ngayon magpapasko. Ano mo karamihan sa kanila? Matanda pa sa kanya. Grabe ka naman. Hindi naman. Oh, di ba? Ayan. Oh, maraming klase kasi ng traditional arts. Isa-isahin natin para lang may idea yung mga nakikinig sa atin. Yung isa, yung tinatawag na ethnomedicine. Ano yan? Oo. Yan yung mga ginagawa ng albularyo, babaylan, Catalunya, manghihilot. Ngayon, recognized na sila. Diba? Nung araw, hindi pa. Diba? Parang ang mga tao pag sinasabi, o magpupunta sa manghihilot, sinasabi, bakit dyan? Bakit hindi sa doktor? Diba? Mm-hmm. Kaso sa panahon ngayon, nire-recognize na. Meron na nga parang lumabas na memo or isang something, I cannot remember, pero may isang document na, legal document, na nire-recognize itong mga uri ng panggagamot na ito. Oh. Oo, ethnomedicine, panggagamot gamit ng mga, hindi lang ng mga ano natin, katutubong Pilipino, kung hindi, maging ang mga ordinaryong Pilipino, mamamayan sa kalye, sa siyudad. Diba? Ikaw ba, Paparik, nakapag-konsulta ka na rin sa mga manghihilot? Noon, nung bata pa ako, kailangan, kung wala talagang available. Tama. At saka, ngayon nga, recently lang nga, meron akong kaibigan na syempre ano na to, social na. Nagulat ako kasi bigla daw nilagnat yung anak niya, pero sabi niya sa akin, pero hindi bale kasi nagpapunta na ako ng manghihilot, makanapilay lang. Sa isip ko, manghihilot ang pinupuntahan imbis na doktor, di ba? Kasi nga recognize sa Pilipinas. Maging yung mga OFWs na nasa abroad, talagang ano rin, naghahanap pa rin sila ng manghihilot. Example, ang pinaka no, pinakasimpleng inaano nila, tawas. Yes, tawas. Diba? Kili-kili, ha? Saan mo ginagamit ang tawas? Ano? Saan? Singaw. Wow. Kili-kili. Sa singit. Oo. Mahapdi ba yun? Hindi. Sa singaw, mahapdi daw. Hindi ko pa na-try singaw. Pero mahapdi daw. Ayoko.
Ayoko, pero yung kaya. Tawas pinag-usapan natin yung ano ha, salamang katawas ha. Hindi yung tawas na ano. Correct. At saka, ang ginagamit yan, yung hindi lang yung tawas, kundi pati yung kamanyang. Kamanyang? Diba? Kamanyakan. Sage ba yan? Ayun, diba? Sage. Diba? Ginagamit din yan sa pagki-cleansing. Yeah. Oo. Yeah. Let's say, may mga, if you feel na negative ang energies na nakapaligid sa'yo, pwede wait kang magsindi nung tinatawag nga natin ng kamanyang, yung iba, insenso, di ba? Ginagawa rin yan. Ano mga na-expose, ano yung mga maibabahagi mo, Rico, sa mga taga-panood at taga-pakinig natin, pagdating sa Philippine Arts, sa mga bata, ano ang itinuturo mo? Sa Philippine Arts, more on Moro Art, yung okir natin. Moro Art. Tapos, performing arts rin, yung mga dances, yung ethnic dances. Ayan, oo. Maganda na banggit mo yan, yung Moro Art. And music din. Alin? May music din konti. Mm-hmm. Tinuturuan ko sa pagtumugtog ng kulintang. Kulintang, tama. Tapos, maganda yan, oo. Baka... Alam mo ba ang isang national artist natin for music na talaga isinulong ang ethno music ng Pilipinas ay si Lucrecia Casilag. Talagang kilala siya, hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Meron nga siyang ano eh. Naalala mo yung ating plano sana, 'di ba? Na hindi pa natutuloy, na gagawa ako ng ano tawag dito, yung merong isang classical piano piece, di ba? Tapos lalapatan mo ng instruments ng ano sa Mindanao, di ba? Pwede yan. Oh, yun. Abangan nyo yan. Pag may time na tayo. Correct. Magko-collab tayo. Collab tayo tapos i-upload sa Twitter. Ganun. Correct. At saka sa OnlyFans. OnlyFans. Ayan. Just for fans. Yes, just for fans, di ba? Oh, ngayon, bati ka mo na pala sa, sorry mga parika, nag-start na tayo. Hindi ka pa pala bumabati sa lahat ng mga nakikinig sa iyo. Batiin mo muna pala sila. Yes, hello sa akin mga kasama sa trabaho, si Myra from Laak, Davao de Oro. Di ba ang layo namin mga ka-workmates, si Myra Babatuan. Si Nikki Kanda na taga Davao, ewan ko kung saan siya ngayon, pero alam ko online siya. Mm-hmm. Si Marvin Fernandez na nandyan sa Cagayan Province at Tuguegarao City. Mm-hmm. Cagayan Valley, mm-hmm. I mean. Mm-hmm. And mga boss ko, si Sir Vic and si Ma'am Elaine. Kung nanonood kayo ngayon, hello, nandito ako. Hi! mamaya muna iko-continue yung work ko. Mamaya na. Oo, hiramin muna namin si Babe. O yan. O sige. Ano, isingit ko lang ito. Kasi naimbitahan ako recently. Saan? Kaya lang hindi ako nakadalo doon sa Zoom meeting. Oo, ano meron? Ito ay ang ginawang pagbubukas sa kauna-unahang pagkakataon sa Pilipinas nung tinatawag na First Metrology in Chemistry Laboratory. Ayan, meron dyan. Isang proyekto ng Department of Science and Technology at kaakibat din ang Department of Trade and Industry. Mm-hmm. Ito ang kauna-unang laboratory sa Pilipinas na tumutulong sa mga testing. Ng ano? Oo, ng mga medyo technical eh. Oh. I'm sure yung mga nag-aral ng agham dito ay makaka-relate, ano? Mm-hmm. Mga traceable chemical measurements by producing reference materials. Salamat sa information. Oo. And conducting accuracy-based proficiency testing schemes. Sabi ko nga. Oo. Yun. Oo, naimbitahan ako kaya hindi ako nagpunta. Sa susunod makakadalo na ako para lalo ko maipaliwanag sa inyo kung ano itong tinatawag na First MIC Laboratory sa Philippines. First MIC Laboratory? MIC lang. Ah, MIC hindi lang. Kasama si MIC. Oo, masaya ngayon yun. Oo, MIC. Masaya siya. Oo, masaya buti pa siya. Pero kung alayaw siya ngayon. Din. Ay, alagi naman. Hindi mo nauubusan yan eh. Oo, di ba, alin pagka nagkaroon na tayo ng ano, dumating na yung in-import ko. Anyway. Pakibilisan? Oo, pakibilisan naman. Ayun, so, binabati ho namin yung DOST, ITDI, si Director Annabel Briones, yung si Undersecretary for Research and Development na si Dr. Rowena Cristina Guevara. Hi po. Oo. Para sa matagumpay na paglulunsad nitong kauna-unahang Metrology in Chemistry Laboratory. Congratulations. Oo. Abangan nyo na lang sa... Congratulations sa DOST. Abangan nyo na lang sa aking page na NCN Law, mm-hmm. yung
ibabahagi ko kung ano ba to para sa itong MIC laboratory na ito. Ayan. Congratulations. Now, balik tayo. Ay, bati muna tayo pala. Saan? Oo, sa mga nakikinig sa atin. YouTube ba sa akin? Ikaw muna. Oo. Oo, ayan. Diba yan? Diba yan? Waruwadab, Len Faelden, Chow King, Sheila Abahero, Santi Walapiri, Palido, Ben Milena, Mia Pochi, Rolando Rivera, Hermie Basingel, ito pa nito, Mama Lane 3, wala pa dito. Oh, diba? Rick by Ian, Crisante Montanedo, what a name. Pesto, wala apelido. LMX, syempre, wala apelido. Mga ano yan, mga nagtatago sa mga Marites. Matit Arsenal. Ayun. Nakatakot dahil, parang siya Arsenal. Frederick Andulan. Yes. Ayun. Oh, batiin ko rin. Zolagam. Yes. Sa Facebook naman, of course, si Tita. Tita 169er. Apag Dave ko, si Malourdes Gabiana Malyari. Aray, boy pala. Si Mami Ninang. Ninang natin. Si Ana Liza Antonio Ueshima. Jaimes Alexandre, sabi niya, ang lantog mo daw, Dion. Asin raw? Oo, sabi ni Jaimes Alexandre. Totoo po yan. Huh? Siya po ang ano saint ng mga lanturan. Huh? Rodora Cubao Ato. Marilyn Mariano, Len Vanzuela, Teresa de Soledad from Hong Kong, mga taga-Hong Kong dyan. Daffy Banz, Ramon Arevalo, Boyet Medado, Dolly Macale, Georgie Loyola, of course, Marites Ramos, Luisa de la Cruz, sino pa ba? Si Wendell, Papa Wendell. Oo, nandito si Wendell Castillo. Of course, Mami Rosemary Malabon, binabati rin niya. Si Aida Verona Baltar, Sharifa Fe Divina Gracia, Maria Lepita Fulterer, lahat ng tambayers. Okay. Lloyd lang, Joel Mendoza, Riawon, Isabel Lacida, and Mackay Suzuki. Ayan. Ngayon, balik tayo sa ating paksa. O, diba? Nabanggit kanina yung tungkol nga sa mga albularyo, tapos nabanggit din ni Papa Rick yung tungkol naman sa mga itinuturo niya sa mga estudyante niya sa sining. Okay? Ngayon, tingnan pa natin kung ano yung mga iba pang traditional art forms sa Philippines. Ayon ito sa NCCA. Ang isa pa ay yung tinatawag na folk architecture. Kasama naman talaga architecture eh. Pag tayo sa Pilipinas, normally, dito sa Luzon, pagka nagpapadrawing tayo ng mga bahay, ano ang dinodrawing na bahay? Di ba yung bahay kubo? Di ba? Yan yung normal. Oo. Pero, bukod pa dyan, meron tayong tinatawag na mga aerial houses. Aerial houses? Aha. Ang aerial, ano sa tingin mo kung anong aerial house? Feel free, Papa Rica, kung ano makontribute mo. Basta pasok ka lang. Oo. Yes. Bukas naman kami, basta pasukin mo lang. Char. Ayun, yeah, talaga. Basta tamang timing lang. Ay, ayun, tama lang yan. Ay, oh, sige na nga, ano nga? Wala, ano, wala, aerial house. Anong aerial house kunya, para sa'yo? Alam, ano ba, mahangin yung bahay? Grabe. Ano yun, Papa Rick? Taas, di ba? Yes. Sa mga puno. Mataas, ah, taas, yeah. Parang treehouse, kaya kaya yung mga nasa kuweba na naka, ano, naka-usli. Oo. Ah. Mga kuweba. Oh. At kasama rin yung mga stilt houses. Ah, talaga ba? Yung mga nasa tubig. Oo, yan ang hindi natin nakikita. Pero para kay Rico na taga Mindanao, di ba? Marami yan, di ba? Paki-describe mo nga sa mga nakikinig sa atin kung ano ba yung stilt houses. Ito yung mga nasa tubig na usually bahay ito ng mga sama, mga kapatid ating Badjao. Tama. Ayan. Yung mga Badjao. Mm. Oo. Yes, di ba? Ano ba tayo hanap tayo ng... So yan. Kasi yes. Dyan kasi... Oo. Diba, ano ka ba? Naka-mic ka ba, ano, Rico? Kasi parang mahina. Mahina. Ayan. Ayan. Oh, yan. Ang lakas niya. Ayan. So, kailangan lang palang ilapit. Parang... Oo. Lapit mo lang. Halika. Ilapit mo. O, lumapit ka. Lumapit ka. Iba yung lyrics. Sorry, ah. Lumapit ka. Lumapit ka. Kung gusto mo. Kung gusto mo. Ay, mali. Ay, ano. Mala, halika. Ay, oh, sige. Whatever. Sige, Papa Rick. Pakiulit. So, yun yung mga stilt houses. Yes. Diba, sa mga kapatid nating sama. Mga yes. Badjao. Mga Badjao. Usually, meron dito sa Davao din. Mm-mm. Na nakikita dito may community sa may boulevard namin. Yung mga mm-hmm. Badjao. Yan. Kasi, nasa dagat sila. So, yun talaga ang kanilang culture. Yes. Kaya,
Totoo yan. Kasi nga, ang mga stilt houses, ay, or folk architecture, bahagi talaga yan ng sining ng Pilipinas. Hindi pa nakakarating dito ang mga Kastila. Oh. Meron na tayong mga ganyan. Kasi nga heavily influenced tayo by Indian culture, di ba? Yeah, lalo na ang Mindanao, di ba? We were part of the Srivijayan at saka Majapahit Empire. And also, Chinese. May mga influence din sa atin dito. Pansinin nyo, nakarating na ba kayo sa Thailand? Ikaw, nakarating. Ikaw, Paparik. Nakapunta na Hong Kong lang, iba't ibang provinces nila. Oo, ay buti ka pa, ibang provinces. Ako sa Bangkok lang. Bangkok? Oo, Bangkok. Okay. Di ba? Bangkok? Oo. Sa Sukran ka ba nagpunta? Ano ba tawag doon? Iba, maalala ko Supanguri, Saraburi, Lakong Patong, napakadami noon. Oo. Di ba ang mga bahay nila kakaiba yung estilo? Di ba? Na akala mo tabingi? Oo. Correct. May idea ka ba bakit ganun ang bahay nila? Hindi ko rin natanong kasi sandali lang kami at mas gusto ko pang matulog sa bus. Ako naman, hindi ako makaano. Tumatakas lang kami pagka break na o kaya kapag meron kaming free time saka kami nagpupunta doon. Kaya wala. Meron puntahan ako isang bahay nung Thompson ata yun. Basta kilala yun sa buong Thailand. Oo. Kaya lang hindi ko natanong bakit yung mga bahay nila gano'n. Pero pag ikumpara natin sa Pilipinas, meron din tayo mga ganun, di ba? Yung nga lang, hindi siya yung curved, masyadong curved, di ba? May mga ganun tayo. Pero mapapansin mo, merong similarities ang mga Southeast Asian cultures dito sa mga gusali rin na likas sa ating bansa. Tama, no? Like sa Maranao, di ba yung torogan nila, yung bahay, traditional house. Tama, oo. Meron din yung ano, tawag doon, torogan. Iba sinabi mo, torogan? Ay, disable pala ang screen sharing. Ipakita ko sana. Ah, sayang. Share sana. Oo nga, sayang. Di bali next time? Oo, or since gagawa naman ako ng vlog dito para mas maraming visuals. Okay? Now, meron din tayo bukod pa dyan sa mga nabanggit tayo. Yung tinatawag na weaving. Weaving. Yes. Weaving. Gusto ko yung mga, dream weavers ng... Saan? Lake Cebu. Oh yes, uy, nakarating ako diyan. Ang ganda-ganda ng kanilang ginagawa. Anong 'yon? Anong mga katutubo? Anong pangalan nila? Tiboli. Tiboli. Tiboli ba 'yon? Yung makakain natin. Ice cream 'yun noon. Oo nga. Tiboli. At kalaban 'yun natin 'yon. Tiboli. Yes. Iba yan doon sa mga Tiboli. Katribo natin mga Tiboli. Mga Tiboli. Ah, iba pala yun. Oo. Pero sa Lake Cebu lang ba ang gumagawa ng mga weaving materials? That's lahat ng parte ng Pilipinas. Di ba meron pa ibang tribes? Tribes lang tawag doon. Katutubo. Meron. Oo. Mga Blaan. Meron din sila. Blaan nga meron. Blaan. Correct. Mm-mm. Kapatid natin Maguindanaon, meron din silang weaving. Yung ginawa nila. Sikat na sikat yan. Maranao. Oo. At maging sa... Correct. At maging sa bandang Luzon din, di ba? Ang mga taga Baguio, ang gaganda ng kanila mga weaving, di ba? Meron sila. At dito mismo sa Laguna ata, oo. Meron sila ginagamit ang mga local materials natin like... hindi lang abaka sa Luzon, ano? Pati mga pinya, sinamay, di ba? Mga ganyan, ginagamit nila. Sa Cebu ata, parang meron din eh. Baka may alam yung mga ano natin, mga nakikinig sa atin. Alam dyan Cebu. Wala ka alam. Wala kasi yung, may book ako niyan, yung mga weavers, like from map weaving to tapestry. Ikaw alam kung saan ko na naman pinaglalagay. Di ba, may time pa, pagka nakita mo, oo, gagawa tayo ng ano niyan, collab tayo ng ano, mag-collab tayo. Ayan. Oo, kasi ano yung meron din sa Iloilo mga weavers eh, di ba? Sa Bacolod, meron din 'yan. So magaganda ang mga produkto nila. Unfortunately, sa Philippines natin, ang fabric industry hindi na isusulong. Totoo rin naman 'yan. 'Yun ang problema, hindi na isusulong. Pero ang daming mga gumagawa dito na mga local artisans natin na talagang na-export pa. Ngayon, bukod pa diyan, may carving din. Oh, yes. Kilalang kilala ang Paite. I've been to Paite, Laguna. Oo. At yung mga friendship natin, yung dating artista, si Leandro Baldemore from Baldemore. The famous family na mga Baldemore. Hi, kung nakikinig ka. At saka din, binitmit kasi ako dyan ni Direk Frank.
Frank Rivera. Hmm. So, ang ganda ng mga produkto nila dyan. Carving. Oo. Dyan pa sa Mindanao, babe, meron ding carving dyan? Yes, also. Ang isa sa one talaga naman sa sabi ko, for me, personally, mm-hmm. yung may complete art is ang Maranao talaga na Maranawan. Okay. Kasi we have wood carving. Yung mga, basta nagugit sila ng okir sa mga bahay nila. They also have this metal works, yung mga yes. yung sa kalamador, sa mga armor, iba pa. And they also have weaving yung sa tela, sa fabric, tapestry. So, meron talaga. Marami din. Even ang mga taosug. Yan. Nagugit din sila. Sana sana talaga itinuturo yan, hindi lang dito kundi pati sa NCCA, kasi feeling ko sa NCCA alam mo ito na kasi nagfo-focus kasi sila sa pasensya na ha, kasi nagulat ako one time pinakita nila drag show mga para sa isip ko, ang mga drag queens ba kilala sa Pilipinas? My goodness, Gulay May. 'Di ba? Ang drag show na pinauso ni na RuPaul at saka no, sa Amerika lang 'yan. Pero wala naman dito sa Pilipinas. Meron nga mga baklita na gumagawa niyan, pero sa mga ano 'yan, mga barangay-barangay na mga competition lang nila. Pero hindi talaga siya yung katutubo na likas sa atin sa Pilipinas. May mga babaylan tayo. Pero mga babaylan natin hindi nagmamaskara at nagpepeking kilay. Hindi nagkikilay-kilay na peke, di ba? So, doon ako nagulat lang. Anyway, yun nga. Bukod pa dyan, meron din tayong binanggit nga ni Paparik kanina na folk performing arts. At yan, talagang maraming karanasan si Rico pagdating dyan. Dahil hindi lamang siya nagpe-perform sa entablado, kung hindi nagsusulat din siya ng mga dramas by collab ulit yan, eh, no? Collab, hindi lang niya ginagawang about Mindanao, kundi nililink din niya ang Pilipinas sa ibang nag-influence sa Davao. Bigyan mo nga kami ng idea, Paparik, dito sa iyong endeavor na ito pagdating sa folk performing arts. Alin, yung bago? pwede. Oo, yung bago. Yung pitch ko as 4-part movie. Oo, pwede. Aray. Oo, ang ganda ng idea niya. Oo. Maganda i-share mo yan, sige. Overview lang. It's a place, yung first what do you call this? Lapit mo lang yung mic mo. Lapit mo lang. Ayan. Ayan, marinig na. Ayan, o. Yeah, so, it talks about the Maguindanaon culture, unpublished and unspoken Maguindanaon culture and yung influence ng politics, ng religion sa kanilang community. So, ganun lang. Ayokong i-divulge kasi magtataka na naman ako ang may station na naman nagagawa. Oo, may mga agaw na naman. May mga nanakaw na naman. Parang ano? Parang yung nagnanakaw ng K-Pokemon. Diba? Correct. Inanakaw yung nakakainis talaga yung mga bata na na-distort ng mga ano nila. Sabi nila, ano ba yan? Bakit nagkaroon naman kukulang? Yun. Diba? Yun. Pero hindi nakukulang sa story ko, pero meron siya. Ano yung sinabi mo kanina yung ni-recognize ng NCCA? Yung arts, yung pag-heal, art of healing. Oo. Yeah, so integrated din siya doon na may scientific explanation. Correct. So, kung sino man ang manonood noon from different walks of life, they will have a different take on it. Yes. Exposure mo sa anyway, mamaya baka sakaling may mga ibang gustong mag-sponsor niyan, why not, 'di ba? Kasi mahirap mag-launch ng isang ng isang theatrical production. Ang ganda nung kanyang concept kasi yung minix niya ang Philippine culture at saka may basihan with other cultures at both reality and fantasy pinagsama niya. Kaya ang ganda at saka may historical perspective pa. Now, which is very rare kasi karamihan dito mga ginagawa mo sa entablado puro mga makibaka, makibaga, utot nyo. Diba? Ang daming ganyan dito. Doon ako naiinis. Hindi sa totoo lang. Kaya nga natatawa ako dito sa CCP recently. Kasi nagpalabas sila nung ano ba yun? Yung kay Bakokang. Sino ba yun? Kinansela na yung franchise nila. Diba? Yung ano niya, meron siyang documentary film na pinalabas na naman doon, anti-Marcos. Tapos di ba palabas sa CCP? Ang CCP, isa tinayo ng mga Marcoses. Para ni Madam Imelda. Madam Imelda,
parang ang weird. Bakit yung ginagamit yan kung tinitulig-sa niya? Sana wag yung gamitin. Umanap kayo ng ibang venue. Art daw. Ayun, kaya nga pag-uusapan natin. Anyway, meron pa. Meron pa tayong tinatawag kasi na oral literature. Oral literature. Oral. Yan oral. Talaga. Yung mga pinapasa sa pamamagitan ng bibig. Yes. Kung ba nga. Pero bago tayo oral literature. Yes, mabibitin na naman muna sila. Huwag po kayong aalis, mga katambay, tambayers, at mga kabunganga, Nixters. Babalik po kami tatlo ni Dionce at saka ni Papa Rick pagpatapos po nitong konting paalala. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan, tambayan sa DWIZ. Point, welcome back sa tambahin. Ako po si Dion Malanay, kay Dionce. At kasama pa rin po dahil Biyernes. Yes. At our Nick Nangit, kay J-Lo. At aming special guest, VIP, uh-huh. Chete. Ako na pong gusto mong itawag. Papa Rico Ronyo. Oh, wow. Ganito na. Papa Rico Ronyo. Ay na? Yeah. Yes. Actually, nag-space out na naman ako kaya tumigaw kayo. Oo nga. Ayun na pala, tawag ko muna tayo. Space out na naman to eh. May tinira na naman to eh. Oh, batiin mo, Papa Rick, yung mga nakikinig sa atin. Yes, hello sa mga nakikinig. Sana makinig pa kayo at huwag kayo magsawang makinig. Correct. Yung nga, kanina pinag-uusapan natin yung tukol nga sa traditional Filipino art. O kaya yung mga tinatawag nating sining sa Pilipinas. Mm-hmm. At marami na tayong nabanggit. May mga iba pang gusto ko idagdag. Ano pa? Yung pottery. Like sa Albay, meron yan. Sa TV. TV Albay, pottery. Mm-hmm. Tapos meron pa tayong ibang klaseng mga healing arts. Iba pa yan doon sa kanina binanggit natin na ginagawa ng mga babaylan, yung ginagawa ng mga manghihilot, albularyo. May mga tinatawag din tayong mga supernatural healing arts. Diyan tayo pumapasok. Oh, talaga ba? Oo, tayong mga mangku. Correct. Tapos, bukod pa dyan, meron din non-traditional arts. Yung mga non-traditional, according to NCCA, dyan pumapasok yung may mga influence na ng ibang mga bansa. At ito ay sumasaklaw sa sayaw, dance, sa musika, sa teatro, sa mga nakikita nila, ng mga visual arts, mga painting na ganyan, multimedia, literatura, at maging sa pelikula. Yes. So, ngayon, tingnan natin, pagdating nga sa mga pelikula at sa mga visual arts, meron tayong mga napapansing mga tinatawag na artists, okay? Artists daw, okay? Na gumagawa ng tinatawag na graffiti. Ah, graffiti mga street art. Diba? Yes. Or street art. Oo. At yan daw, according sa mga ibang mga banyaga na sinasabi nila, art daw yan. Sa pananaw mo ba, Rico, art din ba yan? Yung mga graffiti na yan? Yun ang unang tanong. At ang pangalawa, sa tingin mo ba nagpapagaling ang graffiti art? Thank you very much for that wonderful question. First of all, I would like to answer the first question. Is graffiti a form of art? Yes, it is. For as long as there's dexterity and there's a taste. Correct. May ganun talaga, di ba? And I thank you. And I thank you, Charot. Yeah, para sa akin, I consider graffiti as an art kasi ina-apply ko din yan sa mga students ko. Kapag yung wala silang, kung yun ang gustong mode of expression nila. Kasi, di ba, meron naman talaga, let's be honest, like here sa Davao, kung may ginagawa building, yung pang-cover sa building, may nag-gumagawa ng mga graffiti art doon, which is very nice din. So, nagiging mural siya kapag collective yung graffiti. So, doon pumapasok ang art kasi ginagamit na ng colors. Ng, yung colors, yung lines, and all elements of arts. And then, ano nga yung second question to be? Sa tingin mo ba ang graffiti ay makatutulong sa pagpapagaling ng mga karamdaman or sa ating mga damdamin? Ano sa pananaw mo? Yeah, pwede siya. Pwede talaga. Nakakagaling siya kasi, di ba yun? Usually kasi ang mga gumagawa niya yung mga hindi makapag-express. Hindi na, yung akit sa damanakit. Kasi pag
magpaint na lang sila kung saan-saan kung anong gusto nilang ilagay. Oo. How about si thank you very much for your answer. Tanungin naman natin ito si Dionce. Yes. Okay. Dionce, same question para sa iyo. According to judge number 69, yes. Thank you for that wonderful question. Before anything else, I would like to bid everyone a pleasant afternoon. And I ask our wonderful judges to let me answer this question in using the English language. Ito sagot ko sa iyo. Ayan ang sagot ko sa iyo. Para sa akin. Para sa akin kasi oo. Ay, ito pala sagot ko sa iyo. Ah, ganun pa. Ay, may ganun pa. Para sa akin, oo, nakaano siya, nakaka-heal siya. Pag ikaw yung gumagawa. Ay, ako? Hindi, pag ikaw yung gumagawa ng graffiti. Tama. Para na sinabi ni Papa Rick, pag ikaw ang gumagawa. Di ba, no, Papa Rick? Oo, kasi nakatanggal na stress. Yes. Yes. You are proud of what you're doing. You're happy what you're doing. Aha. Sana ganun din ako. Okay. So, ako naman, sang-ayon ako sa inyong dalawa, na ang graffiti can also be, it is of course an art also. Kasi nga anything na ina-express mo ang sarili mo, it can be considered as art in its broad sense. Yes. Although, not necessarily fine art siya or yung pino na talagang pinag-aralan. Kasi minsan, mag-splash lang dyan ng kulay, maglalagay lang ng mga mukhang, example, si President Duterte, o kaya si Senator Go, o kaya si BBM, si Sara, o kung sino-sino pa mga politiko, idodrawing sila na mukha na sila mga ewan, hindi fine art yun, di ba? But then, it can still be considered as an expression of their feelings, expression of whatever sentiments they have. Kaya that can still be considered as an art. When it comes to healing, nakaka-heal siya doon sa taong naglalabas ng kanyang saloobin. Kasi it's part of the therapy rin eh. May mga tao kasi na yung galit nila o yung mga hinaing nila, hindi nila mailabas, doon nila inilalabas. Oo. Ang problema ito. Ang problema, graffiti may be an art, but it depends kung saan mo ilalagay yan. Totoo rin naman yun. Kasi you still have to respect public spaces. Ah. Ang pananaw kasi ng mga graffiti Chorvalu, ang pananaw nila is basta public yan, karapatan na nila maglagay ng kahit na anong gusto nila to protest or to rebel. Pero mali pa rin yun. Yun ang mali. Kasi meron pa rin tayong mga batas. May mga batas tayo na nagsasabi kung saan ka lang pwedeng maglagay ng iyong mga ano. Hindi yung sa ilalim ng tulay, maglalagay ka sa mga ano, mga underpass, magsusulat ka, tapos mga logo-logo lang, kung ano-ano mga nilalagay nila. Yun ang may kaibahan na. That is already a limitation on the expression of art. Ano sa tingin mo, Papa Rick, pagka ginagamit ba ang mga public spaces, lalo na without consent or without permit, do you think that is still, that should be tolerated? Is that part of healing pa rin? Yeah, part of healing siya sa gumawa according to Dionce. However, it damages naman someone else's property, so yes. I don't recommend it. However, it's still an art. It's still an art, di ba? It's still an art. Totoo yun. Pagkukulam is an art. Aha. Para sa akin. Correct naman, art pa rin siya, but the thing is, ilagay sa tamang lugar. Yes, kasi kung yan ay ilalagay sa mga let's say underpass or sa mga tulay, hindi lang naman yung mga graffiti artists ang nakakagumagamit or nakakakita niyan. Ang general public na maaaring walang pake sa kanila or maaaring sumasalungat sa kanila ay nayuyurakan din yung kanilang gusto pagdating sa art nila, di ba? So in other words, huwag sana i-impose. May mahinain sila, ilagay nila sa tamang lugar. Kasi yung iba ang pananaw nila, wala doon silang mapaglalagyan na ilalabas yung kalang hinaing. Eh di magrenta sila ng mga museum, doon nila ilagay, di ba? So yung ang problema sa... may take din ako dyan, attorney. Sige. Kaya lang, mawawala din yung essence ng graffiti kapag ilalagay natin siya sa museum. Yun na nga. Kasi... graffiti is a kind of art where, di ba, nawawala yung authenticity niya kasi mawawala siya doon sa kanya. Purest form niya, ika nga, yung sa right place. Kung yes. Ano ang motive, kung paano siya ginawa. Yun na nga. So, yun tayo malilito, di ba? Oo. Hindi, totoo yan. Kasi yung essence nga nila, gusto nila mas maraming tao makaramdam ng kanilang rebellion. Yung kanilang mga protesta. Kaya nilalagay nila sa mga kalye, di ba? But the thing is, it's not their property. It is the property of the state.
ang estado at ang hindi lang naman sila ang bahagi ng estado. Maraming tao bahagi ng estado na maaaring ayaw nila na makikita yung mga ganon or hindi sila sumasang-ayon. Mm-hmm. There was one time sa CCP, I think, nagpalabas ng isang exhibit showing works na against sa Catholic faith. Okay. Meron ganyan dati. Oo, nagpalabas ng mga nagkaroon sila ng parang artworks na pinakita si Jesus Christ, something ganyan. Oo. Siyempre, inalaw yun doon sa lugar na yon. Tapos ang daming tumilig sa... Naparad mo ba yan, Papa Rick, yung ganyang yung exhibit na yon? Naalala mo ba? Alaala. Pero parang yan, na-recall ko somehow. Di ba? Parang naging pamilya. Sensation siya sa Pilipinas. Naging laman siya ng media eh. How about you din, say? Nakita mo rin ba yon? Oo. Di ba? Nagkaroon ng ganyan eh. Yang kasing mga yan nilagay nila sa isang venue at nag-create pa rin ng stir, di ba? Sa public. So, kung ang gusto nila mag-cause ng stir, they can still utilize a certain venue na nag-aalaw sa mga ganon. Kasi if we will allow graffiti artists to use public spaces, what will prevent them from using also private spaces? Now. Di ba? So, ang mangyayari, they will be free na from any violation. They can just do it anywhere they like. Totoo rin naman yon. Which is hindi pwede. Kaya nga meron tayong batas. Okay lang naman yan. Kaya lang, ano pang ipinaglalaban nila? Yan, papasok naman yon as an artist. Anong pinaglalaban mo? Oh. Kasi graffiti is a form of rebellious art. Mm-mm. Pero meron naman tayong mga artists mga decades ago na they created this rebellious movement. Mm-mm. Away from the fine art, away from realism, neoclassicism. Mm-mm. Diba? So, but they were able to channel their message without damaging any public property. Yes. Tama. Yeah. Tama yan. Oo, kasi nga, yung ibang art forms, which is a very good topic natin sa part 3 nito, no, Papa Rick? Diba, nag-evolve eh. Classicism, and then nagkaroon ng impressionism, nagkaroon ng neoclassicism, and then yung modernism na nga, iba't ibang art forms na na-express hindi lamang sa visual paintings or visual art, kundi maging sa literatura. Lahat ng klase ng art, pati sa musika, na nakikita yan. And during the time na umuusbong ang mga iba't ibang uri ng art forms na ito, rebellion din yan eh. It's a revolution also. It can be considered as getting away from the past, di ba? Pero nagkaroon sila ng tamang and venue. Addressing the present issue at the same time. Yes. Yes. At yan ay nakatulong sa paglalabas ng mga hinaing nila. Pero ni-recognize na siya kasi nga maganda rin naman ang form nila. Pero right now nga, ang graffiti, it is actually recognized in other countries. Naman, no? Ang graffiti art, may mga graffiti art na maganda naman talaga pag pinanood mo. Meaningful. Oo, meaningful. Kaya lang yung example, recently or 2 years ago or a year ago, yung sa underpass may mga nakasulat na mga scribbles lang na ilalagay anti-fascista, ganyan. Is that art? It's not even expressed using yung ating baybayin na letters, 'di ba? Yung ating alphabet yung alfabeto ng mga sinaunang Pilipino na baybayin. Hindi man lang yun ang ginamit, kundi talaga sinulat lang mga protesta lang nila, sila fascista ganyan. Is that part of graffiti? Is that even art? I mean, will you appreciate it? Will it make you feel your soul na parang maganda to? Nakaka-uplift ba yan ng iyong pananaw sa buhay? O nakakadagdag? Bad art siya. Siguro, mga after 10 years, kapag nandyan pa siya, it could be something that would remind some intangible heritage from the past. Ay, may bago na. Diyan ang papasok. Oo, tadali ha. Yung memories ko. Pasensya na. Hindi pa kita kinindatan. Ako, Papa Rico. Uh-oh. Yes po. Ikaw na muna. Ako na muna. Uh-oh. Ay, pa kung isang part na naman, Papa Rick, sa may nangyayari dito eh. Oo, wag so, na. Nga. Dito na ako titingin. Nakaka-distract naman kasi. Anyway, ayun. Oo. Nasaan na pala tayo? Yung art na. Oo. Yung art yung fascista. Oo, yung mga fascista na ganyan. Kasi nga, yes, let us recognize it na totoo nga naman, pag inilalabas mo yung mga hinaing mo bilang isang artist,
O kaya isang tao na may mga karamdaman o nai-stress ka, tapos sinusulat-sulat mo yan kung saan-saan para lang gumaling ka or umayos ang iyong kondisyon ng iyong katawan, okay lang yan. Pero kung gagawin mo naman yan, tapos yuyurakan mo naman ang mga pag-aari ng pamahalaan o kaya ng mga pribadong tao, eh maaari i-consider na yan na vandalismo. At yan, yes, pananagutan exactly mo na yan. Mm-hmm. Oo, kasi iba yung kunyari naglagay ng isang place. Sa Manila ba meron na? May mga lugar, o sa Quezon City, o mismo sa Davao, meron ba lugar na pwede sila magsulat-sulat, scribble, ganyan, libre sila, lagay nila yung lahat ng hinaing nila, pwede ba yon? Hindi ako sure ha, kung tama ba yung narinig ko. Kasi yun nga, yung sabi ko, every time I kinoconstruct na bagong building, mm-hmm. Ano yun, kapag pangit ang graffiti nila, lilinisan nila yung wall na pinag-ahin nila. Yun, pag maganda, so magiging mural na siya mismo. Ayun. Pag maganda, magiging mural. Oo. Yun kasi ang pangit. Yung, alam mo yung, sige, meron nga pinaglalaban. And then, gagawa ng graffiti kung saan-saan. And nakakasira na. So yun doon, napapasok yung vandalism na tinatawag natin. So, kung alam mo yung kung ang purpose mo is, wala, manira lang, wala lang, itigil mo na lang yung pinaglalaban mo. Tama. Tama. Diba? Kasi yung paglalabas mo na hinaing mo naman, eh, magkakos naman ng gulo sa ibang tao, madidisrupt din ang kanilang, yung, kasi kamahan ko Friday ngayon, yung kanilang proper disposition, yung alignment ng mga chakra nila, magugulo naman ng public, even the psyche of the public maapektuhan in a bad way, dapat pigilan naman yun. Lagyan ng proper venue para sa kanila, but not doon sa ganyan. Siguro like lugar. Freedom Wall siguro. Oh, probably a freedom wall, di ba? Alam mo, merong isang restaurant sa ano yata, sa may Pampanga. Oo, parang may napuntahan akong restaurant, or basta somewhere in the north, na meron silang ganon. Yung sinasabi mo, papalik na freedom wall, na lahat ng mga galit mo sa jowa mo, lahat ng ano mo, itinatapon mo doon. Tapos pwede ka mag-scribble-scribble. Na ano mo ba yun? Okay. Meron ganun restaurant. Eh, restaurant, pagkain. Kan dito natin sa Davao, meron din ganun na restaurant na sa likod ba? Oo, doon. Ang iba naglalagay ng number. Alam mo yung ang pangit tingnan. Oo. Pero alam mo, doon sa nakita ko sa restaurant, ang dami naglabas ng mga hinaing nila. Pagka tinina mo siya sa malayo, parang magandang tingnan. Oo, pero pagka tinina mo na malapitan, bibigat ang kalooban mo. Parang sobrang negatibo. Di ba? Kaya yun lang hindi na rin maganda. Kasi nga, since naging topic na rin natin dito, ang color therapy, pagka ang mga kulay na nakikita mo ay nagkikreate or nagkukos or nagdadagdag sa mga negatibong impluensya sa buhay mo, dapat tigilan mo. Yes. Huwag mong titigan. So, ano bang color ang naaalipad para ka, attorney? Ako, pink. Ikaw, Dion, stay. Pink. Oo, ayaw namin ng pink. Mamink-mink. Ikaw, Papa Rick, anong ayaw mong kulay? Color lover kasi ako kasi talaga pati siya ng peace prosperity. Pero ayaw ko ng pink. Meron siya sarili nga pala. Ano nga pala yung sa'yo? Kamyang citizens of the world. Kasi teacher tayo, di ba? Teacher siya. Gusto ko rin yan. Galing, ano? Correct, o, di ba? Oo. Ano yung ano mo pala? Pakiulit mo, papalik yung sinasabi mo. Huh? Yung nagtanong ako sa color na alipad parang kayo. Lahat ng colors. Sa sayo, wala kang color na hate. Meron, pink. Nahihilo ako. Since pagkabata, ayoko na talaga. Oo. Ayoko, lalo na sinira si Pokemon. Pinkachu. Oo, pati yung pati si, yung ano, sino ba yun? Yung gumaganon? Yung Goku. Ano? Hakimaki? Hami-hami wave. Oo. San Goku. Hadwoke? Sa Duken yung si Ryu naman yun. Oo. Pero sabi, si Isara San... Hami-hami wave. Oo. Nasira yung ano ko, yung aking kabataan. Dragon Ball Z. Hindi, Dragon Ball Z. Ay, Dragon Ball Z. San Goto. Hindi. San Gaulu. San Gaulu. Gaulu. Can that be considered as art? Kasi sa advertising, that's also art, ano? Stupid art. Art. Pero,
ang sa advertising kasi parang kinokonnect ng iba yung advertising sa ano sa graffiti. Like, di ba may mga advertisements ngayon yung soft drinks na yung ulo inaalis at nagiging soft drink, something like that, di ba? Na nakaka-disorient sa atin. Pero it achieves its purpose na pag-usapan. Ganun din ang ambition nitong mga dilaw, mga pink na ito, mga finklawan, na gusto nila para pag-usapan sila. Correct. But it doesn't have to make sense. Oh, it really doesn't make sense. Pero will it achieve a purpose? Sa tingin ba nila, maboboto sila? Yan ang problema. Siguro sa engagement sa social media mataas, pero sa boto, I doubt. Oo. Sa engagement, so, kasi pinanood sila. Pero bakit kung ganun pala, bakit tinanggal? Di ba balita ko pinagtatanggal? Pinagtatanggal, alam ko. May mga iba na save. Pero hindi yan matatanggal. Social media will haunt you forever. Yeah, pero na nakapag-save yan. Correct. Now, naku, malapit na tayo magwakas sa paparik. Baka meron kang mensahe para sa mga nakikinig sa atin tungkol sa Philippine art and protest art. Can it be part of healing? Ano masasabi mo ngayon sa ating mga tagapakinig? Para sa akin naman is, kasi iba-iba tayo ng cultural orientation. Yeah, it's still part of healing, especially rebellious art, kasi I'm on that stage na like pinoprocess ko yung self ko kung ano na naman ang bagong approach ko sa theater. Kumbaga, I'm recollecting myself now, so it's part of healing and I'm starting to heal at the same time from my previous depression. As long as alam mong pinaglalaban mo, di ba parang pag-ibig? Oh, wow. Kapag sulong ka lang ng sulong, and hindi ko alam pinaglalaban mo, hindi magiging... Naiiyak na yung kasama ko rito, Paparik. Diba, Beyonce? Magiging sponsor. Magiging ano? Major sponsor. Kambyang citizens of the world. Anyway, naku, maraming salamat, Paparik, sa iyong ibinahaging oras sa amin, sa napinaunlakan mo ulit ang paanyaya ng DWIZ. Sana pwede ka pa yung pangatlong bahagi natin at i-trace natin yung pag-develop ng sining sa buong mundo na. Diba? Yes, and sana naman hindi ka magbigay ng topic umaga, no? Tapos mamayang 12 noon. Oo. Alam mo naman. Yung magugulat na lang ako. Correct. Mahilig ka sa surprises. Anyway, magpapaalam na po tayo dahil ang susunod na programa ay ang Pilipinas. Marupahati Sarne. Ano yan? At saka si Sir Lito Gagni. Ayan. Ano ba yung programa nga pala niya? In the heart of business. Pasensya na. Kasi nakita ko lang si Paparik, nawagdag na naman ako. Ah, ganun ba? In the heart of you, dapat. Anyway. True, di ba? Oo. I'll see you all tonight. Of course, paalam ka na diyan sa... 11 p.m. ba? Oh, 11 p.m. Nixradamus Channel. Yes. I hope to see also Paparik. Oh, so yun na. Have a safe and happy weekend, mga kabungangan Nixters, mga tambayers at katambay. Magbabalik ulit sa Lunes ang Tambayan. Tambayan sa DWIZ.